Sa ano sa mga balita ko, Mark, yan yung nababasa ninyo mga kababayan na nag-lapse into law. Oh, lapse into law. Ginawa lang natin Tagalog, tinulugan. Tinulugan, naging batas. Actually, sa batas, lapse into law. Pwede yung ganun. Yung sila tinulugan, hindi inaksyonan ng presidente within 30 days. Okay, after 30 days, pag hindi inaksyonan ng presidente, the bill becomes a law. Kuya Mark, in a personal note, okay ba na ang presidente abogado? Kasi hindi ka lang dapat bumipirma, binabasa mo. Diba, yun yung mga sa abogado? Plus talaga ang abogado. Hindi lang sa presidente, plus ang abogado, kahit sa mga congressman. Congress, yes. Mga congressman at saka mga senador. But ang abogado is only a plus. Hindi siya requirement. Mas maganda pa rin kahit na hindi ka abogado, but abogado ka man, but napaka-corrupt ka. Walang nagkwenta ng paging abogado mo, kinakain mo lang yung pag-take-out mo, duty as a lawyer. May mga abogadong dyan sa Congress, dyan sa government na hindi naman parang nakakahiya bilang abogado. May mga ganun. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. May mga magagaling din dyan sa Senate, sa Congress, kahit hindi abogado, ba't magagaling, masisipag dahil sa pagmamahal ng sabayan. So, ibig sabihin, yung pagiging lawyer plus, but hindi siya mandatory requirement. Kasi not all the time, lawyers are good. Sometimes, ginagamit pa nila yung legal minds nila sa kanilang personal gain. Totoo ba na hindi basta-basta pumipirma ng mga papeles ang abogado na pirma lang, walang basa-basa? Ganun talaga, binabasa ninyo? Binabasa namin. Ganun talaga pag-abogado? Maraming nadadali sa ganyan. Binabasa namin. Bakit? Kasi we were trained to in law school at we were trained to read all the time. In fact, during law school, I read 10 hours a day. Ganun yan. Yes. So, wala. Ganun talaga, basang-basa. Kasi ang requirement kasi to be a good lawyer or even a good law student, tatlong requirement yan, MJ. Sinabi ko na ni Lala, there are three requirements how to be a good law student and to be a good lawyer. Tatlong requirement yan na dapat gawin mo yan. Number one, read. Number two, read. Number three, read. Ibig sabihin, magbasa. Tatlong beses ang isang three libro. Three readings. Para malaman mo ano yung ginagawa mo, ano yung mga argumento mo, magbasa ka. In fact, hindi ka ang the good lawyer is not to prepare doon sa korte. Kung hindi, you need to prepare prior sa court hearing. In fact, the good lawyer prepare not sa court but in his law office. So ibig sabihin, 1 hour court trial is equivalent to 10 hours preparation sa law office. Grabe, no? Yan, to be a good lawyer, yan. Hindi pwede na pupunta lang doon sa korte, bubulahin ng judge. Hindi ganun. Kailangan, for example, if your trial is 1 hour, that is equivalent to 10 hours preparation sa law office mo. Kaya pag-isipan mo talaga ng mabuti. Pero it's a good thing talaga sa isang leader na may alam sa batas. Pero, plus yan. Yes, plus talaga yon. Pero of course, pagmamahal sa bayan yung number one. But maganda yun. May abogado ka pa. May pagmamahal ka pa sa bayan. May malasakit ka pa sa bayan. Yes. Napaka-plus yun.